Blessed Sunday, everyone. And so once again, we've come together to praise and worship the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And to start with, let us open our Bibles in Psalm 34, and we will be reading verses 1 to 5. Psalm 34, 1 to 5. Sabay-sabay po natin basahin. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. Hallelujah. Tunay ngang patuloy natin papurihan, patuloy natin pasalamatan, at patuloy natin itakila ang Diyos na buhay dahil sa buong buhay natin hindi natin pinabayaan. At patuloy ang ibinig niya ng ating mga panalangin, ng ating mga hinahanap. So sa araw na ito, let us thank the Lord for His goodness, for His faithfulness in our lives. Hallelujah. Thank you.
these times of troubles. Sinasabi nga nila, in these times, dapat na hindi tayo iniwan ng Diyos. Patuloy na tayong sasamahan at patuloy natin maranasan ang kanyang kabutihan. Kaya na. Sige po, let's sing the song of the Proverbs. Let's thank God. Let's sing praises to Him. Let's worship Him. You.
Good morning. Today is Sunday. We celebrate Father's Day. Ako po ay bumabati ng Happy Father's Day sa lahat ng mga katatayan at lahat ng mga fathers. Yamang ngayon po ay ipinagdiriwang natin o ginagalitan natin ang araw ng mga katatayan. Tunghayan po natin ngayon umaga ang isang ama sa lumang tipan na kung saan po ay isang huwarang ama. Ang ating pong pag-uusapan o ating pagsasaluhang salita ng Diyos ngayong umaga ay matatagpuan po sa aklat ng Job chapter 1 verse 12. At binigyan ko po ito ng pamagat na napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Job chapter 1 verse 1 hanggang 12. Kung nandyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po rito, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwan sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang lupa, tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa iyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga po ito, kami po ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbabang puso. Humihingi po kami o Diyos ng patnubay sa iyo at sa umagang ito. O Banal na Espiritu, dalhin niyo po kami at patnubayan kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Dalhin mo kami sa buong katotohanan ng iyong salita at ng iyong mensahe ngayong umaga. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat salita mo na aming pagsasaluhan ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, purihin ka at luwalhatiin, at ikaw lamang ang mataas sa umagang ito. Ito po aming dalangin, Ama, sa tayong pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Sabi sa 6 na talata, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas at sa susunod na talata, tinanong si Satanas kung ano ang pinagkakaabalahan niya at sumagot siya na siya ay paparoon at paparito at sa lahat ng sulok ng daigdig. Nagtanong muli ang Diyos sa 8 talata, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Yan po ang ating pamagat ngayong umaga. So sabi ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong niya po kay Satanas. Ano bang meron si Job
na tila bagang ipinagmamalaki siya ng Diyos. Sa dami-dami ng tao, itinatanong ng Panginoon kung napansin ba niya ni Satanas. At sabi ko nga, tila parang pinagmamalaki nga siya ng Panginoon. Ano nga bang mayroon si Job bilang isang padre di pamilya, bilang isang kaibigan, bilang isang mamamayan? So, una, ang kanyang pagkatao, o sa English po ay yung character. So, makikita po natin bilang ama, yung character po, o bilang tatay, bilang magulang. So, anong character meron po si Job na dinescribe po dito sa verse 1? Sabi po dito, sabi po sa English na, "He is a blameless and upright. Fear God and shun evil." So, yan po yung karakter ni Job. Sa makatwid, siya ay ang taong may integridad. Dalawang walang pagkukunwari or duplicity or hypocrisy. Kung ano siya sa harapan ng kanyang mga kaibigan, nananatili ang kanyang integridad sa Diyos kahit pas sa matagal na pananahimik ng Diyos sa kanyang sitwasyon. In fact, pinag-usapan ni Satanas at ng Diyos si Job na wala pong kaalam-alam si Diyos na si Job na pinag-usapan po siya ng Panginoon at ni Satanas. Ang pundasyon ng pagkatao ay ang kanyang banal na pagkatakot sa Diyos. So, yun po yung pundasyon ng pagkatao ni Job, na kung saan ang banal na pagkatakot sa Diyos at ang pag-iwas sa masasama po or evil. So, ayan po yung katangian ni Job. "Fear of the Lord is the beginning of wisdom, and to depart from evil is understanding." Sa buhay ni Job, intact ang mga ito. Walang pagkukunwari si Job sa harapan ng kanyang mga kaibigan, kakilala, sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak at higit sa Diyos. So bilang tatay o bilang ama, may mga anak po o na kung saan ay iniidolo o ginagaya. Kapag tinanong mo ang mga bata, gagayahin ko ang aking ama, gagayahin ko ang aking tatay, susundan ko ang aking tatay. So may mga anak po na gano'n na kung saan ay iniidolo nila ang kanilang mga magulang o ang kanilang ama. Mga ama ng tahanan, sino at ano tayo? Ang ating pagkatao, di ba tayo nagtatransform sa oras ng kagipitan? Nananatili ba ang ating katapatan kahit tayo ay naiipit na sa sitwasyon? Tayo ba ay tumatayo sa katwiran at kabanalan? Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay paggalang pagkilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ang pundasyon ng pagkatao ni Job ay ang fear of the Lord and shun evil. So, ayan po ang katangian o ang pagkatao ni Job na kung saan napakaingat po ni Job. Una sa kanyang sarili, bilang isang tatay o bilang isang ama, napakaingat po siya. Sabi nga po doon sa Job 28 verse 28, "And he said to man, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding." Ang buo ang integridad, di na niya kailangang idepensa ang sarili dahil ang taong buo ang integridad ay ipagtatanggol nito. So katulad din po sa atin, tayo mga magulang, tayo mga ama, ay nakunsan, hindi natin may iwasan na may mga sitwasyon na naiipit tayo. So nananatili po ba ang ating integridad? Lalo na po kapag tayo ay nasuong o na pasabak o napadaan sa matinding pagsubok o hamon ng buhay. Nananatili po ba yung ating po bang integridad?
ang ating sasandalan. Ikalawa, ang kanyang pamilya. Verse 2. Pinagpapala ang kanyang pamilya, palaging may piging ang kanyang mga anak. Sa panahon ni Job, ito ay panahon ng mga patriarka na kung saan ay napakalaking pagpapala, maraming mga anak o malaki ang pamilya. Tuwing matatapos ang handaan, pinatatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual na kung saan maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan nito ang Diyos at nagkakasala sila. Hindi ibig sabihin na masama ang ginagawa ng kanyang mga anak, kundi bilang ama, pinaninigurado ni Job hindi lamang ang kaligayahan at kasiyahan ng kanyang mga anak, kundi bilang ama, mahalaga sa kanya ang espiritual nilang kondisyon sa harapan ng Diyos. So maging si Job po kung paano po siya napakaingat sa kanyang sarili, so gayon din siya sa kanyang mga anak. Kumbaga, after po na mag-celebrate or magkatunguan ang kanyang mga anak, talagang sinisikap ni Job na iniipon niya ito at nag-aalay siya sa Panginoon at sinisigurado niya na sila ay talagang, sabi nga na baka, sabi ni Job na baka ang mga anak ko ay nagkakasala na sa Job, sa Diyos. Kaya siya po ay nililikop niya po ito at talagang bilang isang ama, talagang pinapriority ni Job yung spiritual na condition ng kanyang mga anak at ng kanyang buong pamilya. Yan, yan po ang ginagawa. At sabi nga po na ito daw yung nakaugalian o custom na ni Job. Talagang sinisigurado niya, hindi niya pinapabayaan na ang kanyang mga anak ay mapariwara, kundi sinisigurado niya na yung spiritual na kanalagayan ng kanyang mga anak ay nasa ayos po. Bilang mga ama, napakahalaga na bigyan natin ng kaukulang pansin ang spirituality ng ating pamilya higit sa lahat ng bagay. Napakahalaga po nito mga kapatid, kung minamahal, na kung saan tayo mga tatay, hindi lang tayo taga-provide ng mga material na pangangailangan ng ating mga anak o ng ating pamilya o mapag-aral natin sila, mapagtapos, hindi lamang po yun yung ating tungkulin. Kundi ang pinakahigit pa po natin tungkulin ay yung mapangalagaan din po sila yung kanilang spiritual na buhay, na lumago sila at lumaki sila ng mayroong banal na pagkatakot at pagkilala sa ating Diyos na buhay. So yan po si Job, na kung saan sinisigurado niya na yung kanyang mga anak after mag-celebrate baka nagkasala sila, kaya agad-agad si Job ay nag-aalay po o naghahandog sa Diyos para sa kanyang mga anak. Ang ikatlo po, ang kanyang ari-arian at kayamanan. Sa kapanahonan ni Job, sinusukat ang kayamanan sa dami ng ari-arian, ng lupa, mga hayop at mga alipin. Lahat ng ito, sagana si Job. Pero ang pagiging mayaman ay hindi nagpapalayo kay Job sa Diyos. Ito po yung napakaganda, na kahit gaano kayaman o kahit gaano kasagana si Job, yung kanyang relasyon sa Panginoon ay talagang intact po. Kumbaga, hindi nahihila yung kanyang relasyon sa Panginoon, hindi natatakpan ng mga kayamanang ito. Kumbaga, yung kanyang pagkikipagning o kanyang relasyon sa Diyos ay intact po. So kinikilala niya na ang Diyos ang pinagmumulan at nagmamayari ng kanyang kayamanan. Kumbaga, nirecognize niya na ang lahat na meron siya, ito ay galing sa Diyos. Sabi nga po doon sa Job chapter 1 verse 21, na sabi po roon, sabi sa English na, "Naked I came from my father's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." So kinukonsider po o kinukilikilala ni Job na ang lahat na meron siya at tinatangkilik, ito ay kaloob
pahiram at paggamit at biyaya ng Panginoong Diyos. Ginagamit niya ang kanyang mga kayamanan para sa ikabubuti ng iba. So may mga talata po akong babanggitin dito, hindi ko na naman po babasahin lahat. Matatagpuan po natin yan sa Job chapter 4 verse 1-4, Job 29 verse 12-17, Job 31 verse 16-32, at meron din po doon sa 1 Timothy chapter 6-19. So hindi ko na lang po babasahin. So ayan po yung supporting verse na inilagay ko po, na sinabi po na si Job ay matulungin, so ginagamit niya ang kanyang kayamanan para sa ikabubuti rin po ng iba. Kumaga, naging matulungin po si Job, kumaga mga kakilala niya, tinutulungan niya. Yan. So hindi niya inari na yung kanyang kayamanan ay pansarili niya lang o pambuong pamilya. Magkos ay mayroon po siyang pagkakawang gawa o pagbabahagi ng mga pagpapayo. Ito po yung napakaganda, kapatid, na anumang dumarating sa atin ay huwag po nating iisipin na ito'y para sa atin lamang. So ang magandang kaisipan po nito, na anumang biyaya na ipinagkakaloob o minsan pinadadaan sa atin ng Panginoon, na maintindihan at matutuhan natin minsan na baka ito ay ipinapadaan lang sa atin at para mapagpala din po ang iba, upang maabot din po ang iba, upang ang iba rin po ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapala o biyaya na ipinadaan sa atin o ipinadaan sa inyo ng Panginoon para sa iba. So, yan po si Job ay naging matulungin po siya sa kanyang kapwa. At ang ika-apat po, ang kanyang pagsubok. So, alam naman natin, alam po siguro marahil ng iba yung kwento kung ano ang nangyari sa buhay ni Job, na kung saan sabi po ron sa verse 13 hanggang 22 na kung saan talagang kasi pumunta po si Satanas, kinausap siya ng Lord, na tapos nagkaroon po ng conversation ang Lord, ang Diyos Ama at saka Satanas, na kung saan sabi pa nga, sabi ni Satanas na kaya lang sumasamba sa iyo yan si Job dahil pinagpapala mo eh. Subukan mo na lahat ng kanyang ari-arian ay alisin sa kanya. So, binigyan po siya ng kapahintulutan ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, na mahalaga na maintindihan po natin na kuminsan may mga nangyari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Pero ito po ay, at maintindihan natin na minsan ito'y pinapahintulot ng Diyos upang tayo ay matuto, upang tayo ay lubos talaga magtiwala, upang tayo ay lubos nating kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. So ang ika-apat po ay ang kanyang pagsubok. Si Job po ay dumaan sa napakatinding pagsubok. Tagal siguro masabi ko po talaga na matindi, dahil sa loob lamang ng isang araw talagang, kung babasahin po at aaralan natin maigi, parang na-wash out po magmula doon sa mga ari-arian hanggang doon sa mga anak ni Job. Talagang totally po na devastate, talagang nalipol po lahat. Si Job po ay dumaan sa napakatinding pagsubok, at sa pagsubok po na ito napatunayan ang sinabi sa verse 1 na he is a blameless and upright, fear God and shun evil. So nung dumaan po yung pagsubok na ito sa buhay ni Job, talagang doon po nakita yung kanyang pagkatao, at nahayag ang tunay na pagkatao ni Job. At ang kanyang sinabi po, sabi po rito sa verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. So ayan po yung kataga na sinambit o binanggit ni Job. Sabi ko po rito na hindi niya pinanghinayangan ang kanyang mga kayamanan. Hindi niya sinisi ang Diyos sa pagkawala
ng kanyang mga anak. Bagkus kinilala niya ang Diyos na siyang may bigay upahiram nito. Kahit sa masaklap na karanasan ni Job, pinili niya o nagdesisyon siya na purihin ang Diyos ng walang halong pagkukunwari. Tindi po, no? Talagang siguro hindi ko lang din po mawari kung sakalin siguro kung ilalagay ko yung paa ko sa paanan ni Job, ano kaya ang mararamdaman ko? Ano kaya ang maiisip ko? Ano kaya ang magagawa ko? Pero dito po si Job ay bilang ama ay naging isang halimbawa na kung saan ulitin ko po na sabi ko po rin na hindi niya pinanghinayangan ang mga bagay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Dahil alam ni Job na ang mga ito ay una galing sa Diyos, pahiram lamang sa kanya. Kaya nga po, binanggit niya, kaya nga po, sinanang nasambit niya after na mangyari po yung trahedya na yon. Ang sabi niya po doon sa verse 21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. At bandang huli po sabi niya, purihin ang Diyos. Ganun na nga yung nangyari. Ganun na nga yung kanyang sitwasyon, ganun na nga yung pinagdaanan niya. Ngunit bandang huli, nagdesisyon po siya na purihin at luwalhatiin ang Diyos. Bilang pagtatapos, mga tatay, mga magulang, kapag tayo po ba ay dumaranas o dumaraan sa mga pagsubok, unos o hamon ng buhay, na ipagmamalaki ba tayo ng ating mga anak, pamilya o kaibigan pagkalipas nito? After po ba na dumaan tayo ng pagsubok? After po ba na tayo ay dumanas ng mga hamon sa buhay, na ipagmamalaki po ba tayo? Kumusta po yung ating karakter? Kumusta po yung ating pagkatao kapag tayo ay dumaranas, dumadaan sa mga pagsubok, iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay? Kumusta po tayo? Kumusta po ang ating pagkatao? Tayo ba ay ipinagmamalaki ng ating pamilya, ng ating mga anak? Patuloy pa rin ba tayong iniidolo ng ating mga anak? Lumalabas ba ang ating godly character during and after the test? Napararangalan at nabibigyan ba ng kaluwalhatian ang Diyos sa pagdaan ng mga pagsubok sa buhay natin? O baka kabaliktaran ang nangyayari? Kadalasan, kung sino-sino ang ating sinisisi, kadalasan, nagtatanong at nagtatampo tayo sa Diyos. Ito po yung naturalesa natin. Minsan po, ako aminado rin po ako dito na may mga bagay talaga na minsan hindi natin kontrolado. Talagang may mga bagay na dumarating sa buhay natin na minsan napapaisip tayo at napapatanong tayo. Minsan, bakit kaya? Minsan, natatanong natin ang Lord. Minsan, nasisisi natin ang Lord kung bakit nangyari at bakit ipinahintulot ito. Either lang po doon sa dalawa, either napararangalan ang Diyos o nasisisi o natatanong natin ang Panginoon. But sabi ko nga po rito, but Job, he made a decision na kilalanin ang Diyos ng siya nagmamay-ari ng lahat. At ito pa po sa napakagandang napansin ko kay Job na
inalisan niya ng karapatan ang kanyang sarili na magtanong o magtampuman sa Diyos. Dahil naintindihan ni Job, naintindihan niya at naunawaan niya na ito ay pahiram lamang ng Diyos. Hindi talaga tayo ang nagmamay-ari. Hindi tayo ang lumikha, kundi tayo ay ginawa lang ng Diyos na tagapamahala. At ito pa po, at ang pinaka sa lahat, sabi ko po rito, ang pinaka sa lahat, si Job ay nagpasya na purihin at luwalhatiin ng Diyos sa gitna ng kanyang mga pinagdaraanan o pinagdaanan. Mabuti man o masama ang nangyayari sa kanyang buhay, hindi nagbabago ang kanyang pagsamba at pagpupuri sa Diyos na buhay. Tayo po kaya, tayo po ba, mga tatay, mga magulang, mga kapatid? Kapag tayo po ba ay dumaranas ng pagsubok, intact pa po ba ang ating integrity? Na ipagmamalaki pa po ba tayo? Nananatili pa ba yung ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Napaparangalan ba natin ang Diyos pagkatapos ng mga pagsubok na ito? Mga katatayan, mga magulang, mga mahal kong kapatid kay Kristo, naway may natutuhan at napulot tayong aral sa umagang ito. Katulad ni Job, kahit na dumanas na matinding pagsubok, nagpasya siyang purihin at dakilain ang Diyos na buhay. Nagdesisyon siya. Napakahalaga po, mga kapatid, yung desisyon. Na kahit anong pinagdaraanan natin, na kahit anong problema dumating sa atin o pinagdaraan o anong problema o sitwasyon tayo nandoroon, hindi po dapat naaalis yung ating pagkilala sa Diyos. Hindi po dapat naaalis yung ating pagpupuri at ating pagsamba sa Diyos. Hindi po dapat nawawala ang mga bagay na ito. Kahit na minsan dumadaan tayo sa masalimuot na buhay, patuloy po nating purihin, patuloy nating sambahin ang Diyos. At higit po sa lahat, mga kapatid, kilalanin natin na ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat sa ating buhay. Maging ang ating sarili, maging ating buhay ay pag-aari ng Diyos. Napakahalaga, mga kapatid, na mas higit nating ibigin ang Diyos kaysa sa ano pang mga bagay. Kesa sa kung kanino pa man o kung sino pa man, napakahalaga na mas higit nating mahalin ang nagkakaloob o ang nagbibigay ng biyaya o ang nagbibigay ng pagpapala kesa sa mga ibinigay. Dahil kapag ito'y kinuha ng Panginoon, hindi tayo masyadong masasaktan. Maluwag nating matatanggap ang mga bagay-bagay. At higit sa lahat, mga kapatid ko, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, yung ating pasasalamat, yung ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po dapat nagbabago. Yes, minsan talagang nasasaktan tayo. Minsan talagang naturalisa sa atin dahil tayo ay may emosyon, tayo ay nasasaktan. Ngunit hindi po dapat tayo nananatili sa ganong kalagayan. Katulad po ni Job, sa kanyang pinagdaanan, bandang huli, pinarangalan niya, sinamba niya, pinuri niya, niluwalhati niya ang Diyos. Dumaan man siya sa ganong klase ng dagok ng buhay o pagsubok ng buhay, patuloy pa rin po siyang nagpupuri at binibigyan ng parangal ang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Ang Diyos na kung saan nagpahiram sa kanya ng mga pagpapalang ito. Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makapangalaga ng isang pamilya.
isang pagkakataon na kung saan mabibigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Na kung saan sa pamamagitan yun, alam niyo po mga kapatid, naalala ko po na ang bawat pagsubok sa ating buhay, ang bawat problema dumadaan sa ating buhay, ito po ay pagkakataon upang tayo ay umunlad sa ating pananampalataya at higit sa lahat na pararangalan ang ating Diyos na buhay sa bawat pagsubok, problema na dumadaan sa ating buhay. At kapag ito'y ating nalalampasan sa ating pagtitiwala sa Diyos, una, napauunlad at napapatatag ang ating pananampalataya, at higit sa lahat mga kapatid, nabibigyan ng kaluwalhatian at kapurihan ang ating Diyos na buhay. Kaya ngayon pong umaga, mga kapatid, naway may napulot tayong aral na kung saan kahit na dumaan tayo sa iba't iba at sarsaring pagsubok, hindi po dapat nawawala yung ating pagpupuri, ating pagluwalhati at pagdakila sa ating Diyos na buhay at ang ating paglilingkod sa Kanya. Isang pinagpalang umaga po sa lahat, and muli, ako po ay bumabati ng isang Happy Father's Day sa lahat ng mga katatayan. Isang mapagpalang umaga po, and God bless.